So, magandang araw mga bro. Welcome back to my channel, Miltronic Vlog. So, ito meron tayong gagawin. So, actually, galing nito sa iba. Ang problema is lagi na lang nilang ginagamit ito sa video. Kumbaga sa auxiliary, dito na sila gumagamit sa MD video. Kasi sira na to, kasi wala na to, BCD pa. At saka yung tuner daw ayaw na gumana kasi sa tagal nang naka-standby. So dinala dito sa atin. So ngayon ang in-explain natin sa may-ari, wag na tayo sabi natin na wag na tayong maghabol sa tuner nito. Kung okay sa inyo, sabi ko sa may-ari na kabitan na lang natin ng module yung mayroon ng Bluetooth tuner, auxiliary, USB at saka SD card. So pumayag naman siya. Tapos ganito yung ano mga bro, sinet up na natin mga bro. So yan. Kung makita ninyo. So meron na tayong temporary connection diyan. Tapos ang ikabit natin ito mga bro. So familiarize ninyo pa ganito. So meron na itong radio, FM, Bluetooth, at saka USB, saka SD card, saka auxiliary. So multi na ang function nito sa ganito lang kaliit. So ang ginawa ko dito mga bro, kasi pag kukuha tayo ng supply diretso, halimbawa ay plug natin ito. Plug natin. So pag kukuha tayo ng supply diretso dito sa 12 volts, so mayroon namang makukuha ang gawin nating supply dito. Yan, nagdi-demo pa lang yan. Pero hindi siya okay mga bro, kasi dapat pag naka-standby pa yung ating component, dapat walang supply, hindi ito pwedeng meron ng supply. So ang ginawa natin mga bro, so dito tayo sa tuner, to sa connection ng tuner, sa B plus ng tuner. So yan, in-unload na natin yung tuner saka, kasi dito tayo kukuha ng supply. So pag naka-standby pa kasi dito mga bro, halimbawa naka-standby siya, so wala pang supply na papasok yan, oh. Or kahit i-on na natin dito, so i-on na natin mga bro yan, on na natin. Yan, naka-ona. Yan. So, kung i-measure natin dito mga bro, wala pa rin supply. Yan. Kung baga, instruction na lang natin sa may-ari na dapat i-select niya dito sa tuner. Kasi naka-MD ito eh. So, yung papasok yung signal dito sa MD. So dito tayo yung mga signal lahat na papasok. So kailangan yan na i-switch muna yung tuner. Yan, para magkaroon ng supply ang ating ito module. So pag iuna natin itong tuner natin, itong tuner na button, itong sa may pangalan na ito. So on natin. Yan, naka-tuner. So pag i-measure natin dito mga bro, mayroon ng supply nga na papasok yan, 12 volts. So ito ngayon ang maging switch ng ating module para magkaroon siya ng supply. Tapos ang gagawin nila pag mayroon ng display itong tuner, itong module natin, so balik sila sa MD para mayroon ng signal papasok dito at para merong sound out na. Yan, dapat ganon. So ang gagawin natin mga bro, so install lang natin ito. Tapos install natin siya para ma-testing natin. Yan. So bunutin muna natin yung amplifier. So kailangan natin itong
kamit. So itong kulay itim, dito natin yan sa ground mga bro. Kita ba? So itong kulay itim, ito yung ground ng ating module. Yan. Tapos itong red, ito yung supply. So dito yan sa pin ng tuner, so in-unload na natin yan. So dito tayo sa baba, dito yan, dito tayo sa filter. So yan. Tapos ito naka-ready na yan. Socket type lang naman ito. Ito mga bro, sa antenna ito. So yan, naka-connection na rin sa antenna. Tapos itong gitna nito is ground. Tapos yung left right signal. Left out, right out. So dito na natin kinabit yan mga bro. Dito yung out nito, nakakabit na ito sa line in dito. Pero may ginawa tayo dito mga bro. Ito. So ginawa natin yung out nito, yung input sa likod, ito. Kinut off natin. Kasi ang in dito, ang in ng auxiliary, dito tayo mag connection. So ito yung auxiliary niya. So dito, ito yung signal left right. So dito rin yan. So kinut off ang ginawa natin, kinut off natin ito, kinating natin yung auxiliary. So ang purpose nito is input ng auxiliary, tapos kumbaga ito. Ito yung connection papunta yan dito. So pag may meron tayong DVD o cellphone, pwede dito tayo angot, pero kinut off natin itong connection bago natin ipinasok yung out. Ito yung out. So ito yung naka-connection na out. So yan o, left right, naka-connection yan mga bro. So ang gagawin ko dito sa ating auxiliary, so itatap na natin dito yung auxiliary. So ganyan lang siya mga bro. So testing natin. So ngayon nakaano na yan mga bro, naka tuner na ito, nakaano na imding ito. So i-plug natin, sigurado wala itong supply na hindi ito iilaw. So plug natin yan, wala. Tapos i-on natin dito sa component. So yan, on. So kung narinig nyo, mayroon ng nag-trigger na yung relay sa speaker, pero wala pa siyang ilaw. So kailangan nating mag-select ng tuner. So ito yung naging switch niya, tuner. Yan. So yan. Tapos para magka-signal tayo, kailangan nating i-select sa MD. So ito yung pinaka input ng lahat ng signal. So select lang tayo ng MD. Ayan o. Kabitan muna natin ng speaker mga bro, para maririnig ninyo na may out. Kabit na yung speaker natin. So kung makikita ninyo, meron ng signal yan. So select lang natin sa MD.
So MD, yan, naka MD na yan, tapos volume. So yan na mga bro, lagyan natin antenna. Ito, dito na yon, dito na rin natin in-install yung para sa antenna. Yan. Ayan na, may music na. So kung gusto natin ng ano, auxiliary, so plug in natin yung ating source ng auxiliary. So ito, plug in natin dito sa likod. Ito. So likod right. Yan, play lang natin. Play na yan. Select lang natin dito sa mode mga bro, auxiliary. Yan o. Bluetooth yan. Yan, auxiliary. So, volume. So, yan na mga bro. So, pag Bluetooth, yan, i-ano natin sa Bluetooth. Mamaya kasi naka-ano dito sa cellphone natin yung Bluetooth, so hindi pwede. So pause lang natin mga bro, tapos i-plaster lang natin yung wiring natin, install natin maigi sa loob, tapos magbutas tayo sa cover para dyan natin i-fit yung itong front panel ng module para parang as is okay din siya tingnan. So balik na lang tayo pag ma final na natin yung install nito, installation. So ito na mga bro, final testing na tayo. So ito yung ginawa natin. Yan. So bali nagbutas tayo dyan na kasya lang siya yung circuit, tapos yung frame dapat. Yan, ganyan. So maganda rin tingnan mga bro yan o. So final testing tayo. So plug in lang natin. So yan, nag-demo. So on natin. So yan. Kaon, so naka-MD yung system. Ka-select tayo sa MD. So kung napapansin natin, walang supply. Yan o. Kasi yung switch nito, ang supply, pinadaan natin sa tuner. Yung minensyo natin. So, dapat i-press muna natin yung tuner. Yan o. Yan, naka-tuner tayo. I-press natin yung tuner, tapos tingnan natin yung module. On. Tuner. So, yan. So, yan mga bro. Naka-bluetooth. Naka-bluetooth siya. So, ang gagawin natin para mayroon tayong signal, balik natin sa MD. Kasi lahat ng signal dito sa MD naka-connection. So, yan, naka-MD na tayo. Tapos, naka-bluetooth. So, subukan natin mag-play ng Bluetooth. So, yan. Bluetooth na, tapos oh yan na mga bro, pang testing lang yung speaker natin mga bro. Yan, tapos select tayo ng auxiliary. So auxiliary natin, play natin yan o, yung player natin. So i-play natin yung ating auxiliary. So yan. So yan mga bro, tapos subukan nating tuner. So yan mga bro. So pwede pa siya sa auxiliary, SD card. So ganyan na lang.
So hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat sa mga bago kong subscriber. At sa mga walang sawang sumubaybay sa aking munting channel, Meltronic Vlog, maraming salamat and God bless.